Oh, whoa, that is huge. Oh, Millennium Falcon, di ba? Oh, yes, this is the Millennium Falcon. So that's gotta be top one. Top one, definitely top one. Meron siya top one kasi this one has a backstory. My mom promised me to buy this for me when sabi niya graduation gift niya sa akin nung grade 7. Pero nung time na nag-graduate na ako, out of stock na siya. And then ever since, wala na kami nakita. Kung may nakita kami, sobrang mahal na. Until a few, 2 years ago, sa isang Toy-Con, may nakita kaming ganito with the same box, exact box na nakita namin na gusto namin. Kasi nagkaroon na ng maraming versions nito eh. And then it was the exact box, second hand, na nakita namin for nung time na yun. And nung time na bibilin to dapat sa akin ni mommy, it was at around 5,000 pesos. That was in 2006, 2007, mga ganun. Pero after that, lahat na nang makita namin, nasa at least 10,000 na siya. Nakita ko to sa isang Toy-Con na bukas na yung box, wala na siyang character sa loob, eh nabubuksan to eh. Ayan o. So, taso dyan yung figures ko. Nandun sa taas. And then si Chewbacca at si Han Solo. Hindi ko na pinasok dito kasi this one's pretty old. Pero yun nga, second hand siya, fourth gen. And then, I got it for only 4,000 pesos. So it was a good buy, really good buy. Ako rin. Top 1 ko na rin yan. Top 1 mo na rin to. I love Star Wars. I really love Star Wars. According to Valentine Chan, sometime after Star Wars was when the collector started to want memorabilia from the film and began the whole collect them all era. Nowadays, people collect figures because of nostalgia for their childhood.